good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, saan man kayong bahagi ng mundo. For our pilot episode of Let's Talk, meron po tayong mga bisita dito ng mga kaibigan natin, kasamaan sa trabaho, former students na naging kaibigan na po natin. Andito po sila sa screen natin ngayon, magpakilala kayo sa isa from the first part. Rosita Retamar is Zep. Okay, my former colleague from Martinez. Mabuhay! Welcome to the Philippines! Direct from Alitagtag, Batangas, ang bayan na malapit sa Taal Volcano! And then, sa susunod naman sa tabi niya is Tess. Si Tess naman ay my former student sa College of Nursing sa Martinez din. Yes, Tess, welcome! Good evening, everyone from Canada. I'm Meritus McInnes from Edmonton, Alberta, Canada. Taray, pang miss you, ganon. And of course, tabi naman din ni Tess is si Cesar. Yes, Cesar, go ahead. Yes, I'm here and I'm so happy. We are all here and I am good. Thank you so much. Hi. Wala akong masabi. Kaya na yun. Kaya that's it. Thank you sa inyong lahat for getting sa ating pilot episode. As you know, we are making history kasi ito po ang aking una na episode, first episode ko sa aking YouTube channel. The title of the show is Let's Talk. Ang ating pong programa ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang ideas, issues, events, ng mga bagay-bagay that affects us and then things that we hold dear to our heart, wika nga. So it's more of a heart-to-heart talk or pwede rin naman something that is funny and, you know, quirky, ganun. So, iba-iba po tayong template. So, meron tayong template na gagamitin basically para maging start ng show. So, meron po tayong film. Pwede tayong mag-quote from a film. Pwede po tayong mag-quote from a song. Pwede rin tayong may journal review and then we apply it to real life. And then, meron tayong events at saka books, mga ganun. So, for today, for this particular episode and for our premiere episode, for our pilot episode, ang gagamitin po nating template is film. Kasi bilang ako po, aside from being a nurse, si James Tikiko po ay isa rin pong manunulat. Isa rin po akong writer. I used to work for magazines back in 90s at parte rin po sa ABS-CBN. I used to write for Martin Late at Night. I was a junior writer there. At isa rin po akong writer for Concept Development Group of Star Cinema. At kung nakikita niyo sa likod ko, yung aking na-publish na libro na po, available na po siya. Kami na po yung details. But anyway, for the our first discussion, ang topic po natin is about sacrifice based on sa isang film. Yan. So, share screen tayo. Yan. So, basically, one more try, it's a story about sacrifice. If you're familiar with the movie, it's basically about the sacrifice of Angel Locsin, the mom, because she needs a bone marrow transplant for her kid na may sakit, na leukemia. So, kailangan daw na magkaroon ng panibagong bata na compatible kasi they've tried na walang compatible. So, dapat yung talagang kapatid, since ano siya, single mom siya, nagkaroon sila anak ni Ding Dong, which is obviously na yung batang may leukemia. But currently, si Ding Dong is already married with Angelica. So, kumbaga girlfriend niya dati si An Angel. So, in the end, basically, what she has to do as a sacrifice is she has to make love and produce a child to basically help her kid, yung bata niyang may leukemia. And at naging masalamot ang kwento ng pelikula at maraming sakripisyo at drama ang naganap. But in the end, the theme is about the sacrifice that a mom can do at what length can a mom can do para lang madugtungan ang buhay ng isang anak. So yun ang kwento na One More Try in a nutshell. Balik tayo sa kwento ng isa. So the other naman is about Thy Womb. Thy Womb naman is also about sacrifice. So basically, Thy Womb naman is a story of sacrifice because ang kwento naman ito, nakita niya dalawang character is Nora and Labipo. Nora is a barren midwife, isang midwife na baog. Ironical na for a midwife to deliver baby, siya naman ay hindi magkaanak. So for her to have children, kailangan niyang ipakasal ang asawa niya si Bembo Rocco at maghanap ng magiging magkakaroon na anak. But the problem is, ang sinabi na Labi po, aside from having a child with Bempol, ang gusto niyang maging sacrifice ni Nora Honor sa movie is
kailangan niya nang hiwalayan ang kanyang asawa pag nagkaroon na at isinilang na ang bata. So that's how far she did for love. Sakripisyo niya hindi lang yung sarili niya, kundi ang pamilya niya, ang buhay niya, ang lahat, para lang matuwa at magkaroon ng pagganapan ang gusto ng asawa niya, magkaroon ng sariling anak. Kaya nga ang topic natin today is about sacrifice. How far would you go for love? Yun. Okay ba? Gets naman natin ang tema. So yun ang template. So, ang tanong natin umpisa is, what is the greatest sacrifice you've done for love? So unahin natin si ano, si Seth. Seth, ikaw, ano bang masasabi nating sacrifice na gamo because of love? At kanino yun? Actually, yung sacrifice for love, siguro para sa mga anak ko, since bigyan ko lang sila ng a little overview of my background, kasi I'm a single mom na for almost 19 years na, since 2002, no? So, can you imagine na I'm a single mom for almost ganyang katagal? So, ang sacrifice na masasabi ko is para sa mga anak ko, because I never got married again since I become a widow. No, so ang sacrifice na talagang hindi ko, I mean, hanggang ngayon, no, sacrifice pa rin, kasi ikaw bilang a single mom, wala kang partner, so wala, lumaki sila ng walang father image. Because that time when I lost my husband, kilala ni James yon, kasi James is one of the ninong of my ninong siya nung isang anak ko. So alam na alam niya ang story ng buhay ko. So ang tendency, wala silang father image, dumaan ako doon sa challenge na yung panganay ko is na ano talaga siya at young age na 9 years old, no? Wala na, ruined yung buhay niya because ang dami niyang expectations na he wants to grow with her, with his father, kaya lang nawala nga agad. Ang dami niyang dream na gusto niya maging basketball player, ang dami, gusto niyang mag-artista, everything, pero hindi ko mabigay yon, hindi ko siya masamahan doon sa mga ganun, to the extent na at the age of 9, nag-smoke na siya, nag-alcohol na siya, ganun. Tapos sinasaktan niya yung mga anak, yung mga kapatid niya. So to the extent na umaawat ako yung andami kong mga bugbog, alam mo yun, kasi pag nalalasing siya, sinasaktan niya yung mas bata, which is yung inaanak ni James. So ang nangyari, ako yung umaawat, so ako talaga yung nag-ano, to the extent na pinalayas pa niya yung mga kapatid niya. So ano yung sacrifice na ginawa ko, since ayoko sila lahat mawala sa akin, I have to be in the middle. So kailangan kong panigan itong si panganay, pero kampihan ko rin naman itong nakakabata. Alam mo yung feeling na naiipit ka dahil pareho mo silang anak, ang sakit-sakit. Pareho ko silang mahal, pero hindi ko alam kung paano ko, siyempre iniintindi ko yung panganay, may mga issues siya, may mga revenge siya sa puso niya, and at the same time, itong si pangalawa nasasaktan, at nasasaktan ako kasi bilang hindi ina, ko siya maipagtanggol. To the extent ba na, alam mo yung time na nagte-drive ako, tapos sinabi ng anak kong panganay sa akin, actually naiiyak ako ngayon, hindi ko siya makalimutan, kasi yung feeling na sinabi niya sa akin na, how I wish ikaw na lang ang nawala instead na si Papa. Ang sakit. Alam mo yung feeling na. Parang hindi siya masaya na ako yung naiwan. Dahil hindi ko raw sila ma-discipline. Kasi may realization siya na hindi ko sila kayang i-discipline. Dahil kulang ako as a nanay. Ang hina ng loob ko. Mahina. Ang lambot ng puso ko. Kasi ayoko silang pagalitan kahit na mali na sila. Kasi ano yung fear ko? Natatakot ako baka umalis sila. Wala na silang ibang pupuntahan. Ako lang ang meron sila. So I want to keep them all to the extent na kahit may mali na, hindi ko makontrol. Pero at the end of the day, ang feeling ko na lang, siguro nasabi lang niya yun. Kasi ang dami niya. For the moment, ang dami niya kasing hatred, ang dami niyang questions na hindi ko kayang sagutin. Pero nung time na sinabi niya, how I wish ikaw na lang ang nawala instead na si Papa. Kasi yung feeling na yung Papa nila is a disciplinarian person. Kilala mo yun, James. Ang temper niya, napaka-igsi. Diba, alam mo yun? Pag nagagalit siya talagang nandun agad. Nagdi-discipline niya. Pero ako hindi ko kaya. So yun yung sacrifice na until now, sabi ko, dala-dala ganito yung dala-dala ko. Tapos yung setup namin na
nahiwalay sila kasi I'm here in Batangas at yeah, tapos yung tatlong boys ko, they are in Manila. Pero sabi ko, sige, mahalaga, hindi sila, I mean, hindi sila napasamang tao. Hindi sila naging, kumbaga, hindi sila naging number after one. All of that, after all of that, naging maayos naman sila. After all my sacrifices, lumaki sila ng maayos. They become independent at a young age because kanya-kanya na sila ng buhay ngayon. Although hindi pa naman sila married. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, lahat ng sacrifices ko nagbunga. Yung pagiging hindi ako mahigpit na nanay, nagbunga kasi hindi sila napasama. They realize na kahit hindi ako mahigpit, hindi sila naging masamang tao, hindi sila hindi sila napariwara in short. Kaya sabi ko, and now pag nag-uusap kami ng panganay ko, nare-realize niya yung mga pagkakamali niya at yun din ang nagturo na sabi niya, hindi pala kita dapat sisihin, ma, na naging maluwag ka. Kasi yung pagiging maluwag mo, hindi mo kami sinaktan, hindi mo kami, kahit isang kurot, hindi sila, at never akong nagsalita ng masakit na salita sa kanila. Kasi yun yung sabi ko, pag sinabihan ko sila ng masakit na salita, habang buhay na nilang dadalhin yun, which hindi is, mo babawi yun na yun. Hindi ko na mababawi, at yun ang nangyayari sa akin ngayon. Kaya ayoko makasakit ng mga, yun yung laging iniisip ko. Kaya ngayon sabi ko, I'm still thankful God is so good to me. Kasi hindi niya pinabayaan ng mga anak ko. Yun, ang aking buhay. Oh, di... As a mom. Ano ba yun? Clap, clap, clap. Di kakaloka. Clap, clap. Virtual clapping tayo. Yun yung masishare ko. Talo naman tayo, boy naman. Ayan si Cesar. Cesar, ikaw naman. Ano naman yung greatest sacrifice that you have done for love? You know what, Sir James? I've been very honest and flaunted with my life. The only thing na masaya ako na nagawa ko, sacrifice ko in life is my mom, because I'm a host sa mga birthdays and debut, and my mom is dying, so naka-sign up po ako para mag-perform. And then pagbaba ko, my mom is dying, and then pagbaba ko sa elevator, sabi ng mga tao, you are great, ang galing-galing mo magpatawa. But then again, nawala yung nanay ko during at that point in time. It's so hard. Mm-hmm. Pero I don't give a regret kasi ganun talaga ang sacrifice na love. I love my mother and I love her. At that time, syempre, the show must go on, wika nga, di ba? Exactly. Wala akong regret kasi nakapirma na ako doon and I have done it and I have to do it. Pero mabigat siyempre that you were not there during the last minute of your mom. Exactly, while you are hosting, people are happy and besides you're making them happy, you are not. Mabigat yun. Mabigat yun. Mabigat. Diyos ko. Okay, sinusunod? Sino ba pwede? Ito naman si Agnes. Agnes ba tayo o Tess? Diyan ba si Agnes? Yes, I'm here. Sige, ikaw naman kapatid, ano ba naman yung ano mo, na sacrifice mo for love? Love of iba ka rin naman iba rin yung kwento mo no? May audience ako sa kotse, pero yeah, sacrifice in the name of love. Nandito naman yung anak ko, which is fine. So, sorry against the light. I think this is requested ni James to na i-share ko. What I sacrificed is I had to say no in coming to America right away. So, and I had my personal reasons. Tapos, wala mag-react. Tapos, I stayed here. I was nasa Pilipinas because I wanted to answer yung mga social calls. Bakit, social answers na. Bakit yung mga bata, I was working at the Heart Center na right after graduation. I guess the light, Bakit yung mga bata sa Bay Hospital can afford the digoxin versus yung mga non-paying, hindi sila makasustain ng mga maintenance medication. And then eventually, I looked for a community which
I eventually fell in love with it. So from sabi ko sandali lang bago ko umalis. Ended up staying for 10 years. So from there on, hindi ko alam, I did not realize that I was staying longer. Then I was shunning away from coming here right away. It's very relevant na nandito ko sa LA kasi dito yung ano namin, hub namin ng pamilya. So every time I come here, akala ko magsustay na ako in between, pero I always go back, umabalik pa rin sa Pilipinas. So I guess I can say na I have that love for the community. I think di ko alam kung anong direction. But eventually after 10, 15 years, I was able to apply with my family na, may family na. And then, little reason of like, let's try lang natin. Kasi karamihan na lang ka-batchmate namin nandito na. Majority, ilan na lang kami, like a handful na lang kami. Kasi nga export quality daw, di ba, ang mga nurses sa Pilipinas. Came here, try namin. So we did the sacrifice. It was worth it naman. Pagdating dito, our batchmates right away was helping. Came, alam nila where we came, where I came from, bakit na late kami dumating. It's that, I guess it's that love na hindi mo agad-agad na-express. And hopefully nag-shift yung ano mo na kunahin mo muna yung family. Yung paradigm. Correct. So, tinay ko rin namin what we were doing sa community noon. Then we were dumating kami dito sa America and we tried to understand and what we're doing here. Nine to five job, shifting jobs naman. It's like a vacation coming here. And after like 12 years, I did on no? 12 years here in America. I'm trying to find my way back. Was there a regret spending that 10, 15 years community with that? Meron a way na I missed a lot of milestone dito kasi kan majority nandito na sa America yung mga family ko. Pero starting my nuclear family sa Pilipinas and then bringing them here eventually, parang I think it was worth it. It was a struggle kasi nga most of them established na and then I was doubting, I was questioning ano bang ginawa ko sa ano, community. But slowly after 10, 15 years naman sa America, now I'm surrounding myself with people na who understands anong pinagdaanan ko. Like right now, I'm with a friend who worked at Tondo General Hospital. And I was working with a landfill sa Pilipinas. So she understood anong nakikita namin sa Payata. Oh, that was my community, by the way. So, eventually, nag-shift yung love mo. But then, you don't stray away. You just go around it and find people who will support you, who understand you. And then my family then, like my son, I have my son here with me. He was 7 when we arrived. He's now 20 years old. And sabi ko nga, when I bring him sa landfill sa Payata City, there's still people there in the community who knows him. So, and then you build that legacy, build that bond. Kasi ang tagal mo doon. Eh. Out in the universe. Right out. Malang ko anong... Now, what would I do better? Would be anything different? Oh my God. Yes. Mas maraming... It took me a while. Sabi mo parang di siya matagal bago ko mag... bilis-bilis. Masters agad. Do this, diretso yung progress. I fight for my time. I doubt. I endure the doubt. Minsan parang tama po yung ginagawa namin. Kasi madaling sumabay. Sabay ka lang ng sabay. Uso. Mas mahirap kumontra or kumontra sa agos. Correct. So, would I do anything different? I guess wala masyado. Ngayon, I'm trying to find, now that we have, I think ito din sa lamato, kailangan natin yung pera if ever in any transaction with our family, with programs or projects. Love by doesn't buy you happiness. For everything else, death matter card. I was working
I didn't mind kasi wala kaming sweldo. Mm-hmm. What now that you're a regular earning then? What will you do with that subscription? Minsan kasi kapag napakasakit na, ang sakit-sakit na. Correct. Okay. Yun. O sige. Okay, okay. Ang sakit-sakit na. So, try to find the wisdom out of that pain, di ba? So no, okay ka na ba, ano? Tess, are you okay? Yeah. Ano, Agnes? Uh-huh. Oh, okay. So, okay. So, pakinggan naman natin si, ano, si Agnes I naman. I admire the advocacy of Miss Agnes. So, iba din naman really siya. Community admire. Rin kasi, oh. Kasi antagal din ng community. So, iba rin yung mga sacrifices na ginawa niya for the community. So, tuloy tayo kay, ano, Tess. Si Tess may kwento rin to, I'm sure, di ba? Kasi... So James, are we going to answer all your questions na ba all in one? Hindi, isang package na lang. Kasi parang nasagot na naman nila ng buo eh. Sige, diretso mo na lang. Go. Oh, I see. Okay. All right. For me, same like Mom Retamar, I've been a single parent I was single parent at the age of 27. And my children were just 2 and 3 years old that time. So bata pa sila, single mom na ako. And unfortunately, the greatest sacrifice in the name of love is hindi lang ako yung nagsakripisyo kundi pati rin yung mga anak ko, my children. When I went to Saudi Arabia in 2004, talagang ako lang mag-isa pumunta sa airport. I don't want any of my family to take me there to accompany me kasi lalo na ng mga anak ko, kasi I cannot, baka magbago yung isip ko eh, you know. Mas masakit sa isang single mom na kasama mong anak mo pero hindi mo madala sa doktor just para check up lang. It costs a lot, you know? Bukod pa yung gamot, especially my youngest daughter, she has asthma. So I said, ano bang gagawin ko? Mas masakit ka ko pagka yung kasama ko ng mga anak ko pero hindi ko naman matugunan kung ano yung mga pangangailangan nila. So I made a decision. I went to Saudi Arabia that year. Just for a year. Kasi tinanong ko rin yung sarili ko nung nasa Saudi Arabia ako, was it worth it na magstay doon ng 365 days a year without my children? Sabi ko, hindi. Napakahirap nung umalis ako, talagang tinibayan ko yung dibdib ko. Pagdating ko sa aeroplano, pagsakay ko sa aeroplano, ay nako, doon talaga ako, doon gumuho yung aking iyak. So painful na masakit dahil hindi lang ako yung nag-sacrifice dito, mag-surrender for something else, but also my children, and worst is by force, you know? Wala silang magagawa because they're young, they cannot decide, they cannot say anything kung anong decision ko. And anyway, so after a year contract in Saudi Arabia, sabi ko, I wanna move my feet forward with my children, kasi I love them so much. They're my greatest love, and my love for them is always and forever. Realization ko is a single parent is like, there's no knight in a shining armor. Lalo na sa mga single parent, we should have our own spine to stand, to fight for our children, for our life, for our aspiration in life, kung anong goal natin to achieve that. Yun ang aking realization. Kailangan sige lang, sikap lang. After a storm, kailangan mo magpulot ng mga natira, ng pieces na natira sa buhay mo, and come up ng kung ano yung meron ka and build again para to move on. So, and if any regrets I had, I don't regret anything, even a bit. You don't regret for anything that make you complete and happy. So I would not want to change anything a bit of what happened in my life. Kasi every experience, every encounter na tatanggap natin, we face in life, yun ang nagbibuild sa atin kung ano tayo ngayon. And I love my life right now. I really love where I'm in right now. I got remarried and my husband is very, very amazing. He loves me and I was able to raise my children myself. I was able to bring them here to Canada. So I really love of what I've become. Kahit na ganun yung mga nangyari na bagyo sa buhay. Yun ang sa akin, sir.
No, di ba tara yung mga sagot niyo? Oh, clap, Oo. clap, clap, clap Oh, ulit. Clap, tara. clap, Clap for clap. Everybody sa inyong sharing Yes. experience. Thank Ang you very much. Saya-saya. Okay, Yes. Oh, kailangan mag-wrap up na tayo kasi ano. But we'll continue with the discussion after this. But Kaya na pa ako umiiyak. My goodness. I just want to leave you with this quote, o, di ba? Parang itong ating closing billboard. Kailangan ko na magsalamin, hindi ko makikita, di ba? Sabi ni James Allen. James Allen is an author of As a Man Thinketh back in 1903. So sabi niya, there can be no progress, no achievement without sacrifice. And a man's worldly success will be in the measure that he sacrifices. Diba? Parang ang daming sinabi, no? Na lahat ng achievement natin, lahat ng progress, hindi mangyayari nang walang sakripisyo. At ang batayan daw ng ating tagumpay ay depende sa ating mga isinakripisyo sa buhay. Tama. So this was written and this was quoted natin ito kay James Allen. James Allen is the pioneer of the self-help movement. Diba self-help yung mga motivational speaker? Siya nagpasimula nun back in 1903. And with that, natapos na po ang ating first and also obviously our pilot episode of our program, Let's Talk. Bye everybody. Thank you for guesting and see you sa next episode.